Good morning, good afternoon, good evening. It's me, Jenny Po. Welcome to my channel. Hello to everyone. So today po, ang pag-uusapan natin is about parang jojowain or totropahin. Pero alisin ko yung totropahin. Jojowain lang po. Na, kunwari lalaki ako, kung sino yung jojowain ko na female celebrity sa ating bansa, sa Pilipinas po. Sino ba dito yung makakapamilya, ABS-CBN, or Kapuso Channel 7? Yay! Ako po ay certified kapamilya po dahil may TFC dito po sa Japan, is the Filipino Channel. Pwede kang mag-watch anytime you want, basta nakasubscribe ka sa channel na yon at babayaran niyo po yon monthly. Kaso ngayon, wala na yung ABS-CBN, kaya sa YouTube na lang mag-watch. So, I have a list po. Ang part ng sulat mo, ang daming chichibaretche. So, I have a list po. Sasabihin ko kung sino yung mga top 10 na gusto kong maging jowa if ever ako ay lalaki. No, na artista sa Pilipinas. Channel 2 po muna. Next time naman yung Channel 7. So first, I have a list for Angel Locsin po. Ang kauna-unahang Darna sa generation niya po. Si Miss Angel Locsin. What I like about her is being simple, being matulungin sa mga tao. Despite na kahit binabash siya ng ibang tao dahil tumaba siya, nagbago yung figure niya. She doesn't mind about anyone na magsasabi ng masasamang words sa kanya. Basta yung malinis na puso niya na hangarin na makatulong sa tao, yun yung pinaka hinahangaan ko po sa kanya. Very good po siya. Thank you, Angel, for helping the taong nangangailangan. Next po ay ang aking ultimate idol, Miss Ann Curtis Smith. Kaso nagbago na yung apelido niya dahil nag-asawa na siya. And I like you for being passionista, for loving your family, for loving also your work. At saka, she is beautiful. And nakita ko na po siya sa personal. Maganda po siya, matangkad at mabait din po. Next po ay si Miss Shaina Magdayaw. What I like about Shaina Magdayaw is, nung nakita ko po siya sa personal, sa ASAP po, ang ganda-ganda po niya, para siyang si Mama Mary po. Ang ganda ng mukha, ang perfect ng mukha, sobrang maamo. Yun, parang na-amaze po ako sa ganda niya. Yun po. Tapos, kahit sa past, meron siyang naging hindi magandang issue. Okay lang, lahat naman ng tao dumadaan sa mga hindi magagandang pangyayari po, diba? Yun lamang po. So, ang susunod ay si Miss Kim Chiu po. Sa classroom, may batas. Bawal lumabas. Oh, bawal lumabas. Si Miss Classroom. Okay, Miss Kim Chiu. I like you for being matapang, for being maganda din, for being slender, at saka priority niya yung family niya, siya yung nag-provide para sa mga pamilya niya, para makapag-aral sila at makatapos ng college. Yun. Tsaka gusto ko siya dahil may lahi siyang Chinese, ang mga Chinese ay magaling humawak ng pera. Yun. Magaling mag-business po. Yan po. Next is Miss Casey Concepcion. Okay. What I like about Casey Concepcion is kahit sikat ang mga magulang niya, si Miss Sharon Cuneta at si Mr. Gabby Concepcion, hindi lumaki ang ulo niya. At independent woman siya. Matalino siya, may sense of humor magsalita, at hindi umaasa sa kanyang parents. Tumayo siya sa kanyang sariling paa. Good po, Casey. At na-meet ko na rin siya sa personal.
Ang ganda-ganda niya, yun. Tsaka ang bait ng mukha niya. Next po is si Miss Tony Gonzaga. Na-meet ko na rin po siya, The Buzz, dati po, Channel 2. What I like about Tony Gonzaga is, I like her figure po. Yung pangangatawan niya gusto ko. At kahit simpleng damit man or elegant na damit is bagay sa kanya. At yung legs niya is long-legged. Gusto ko rin po yung pagiging conservative niya. At saka ng family niya na wala mo ng make love before married. Yun po. Salut. Next is Miss Julia Barreto po. Si Julia Barreto, I like her for being beautiful, for being smart, for being independent also. Magaling din po siyang umarte. Tsaka, maamo yung mukha niya. Siguro ngayon may mga issue na lumalabas according? Or tungkol sa kanya. Yung isaw ba yun with Gerald Anderson po, na hindi pa, never pa siya nakakain ng isaw. Pero okay lang yun, ba't mga tao napaka-late na bagay lang, hindi pinapalagpas, no? Mahilig magpo na po. Yun. Next po is si Miss Sarah Geronimo. Di ko pa po na-meet si Sarah Geronimo, but I am looking forward to see her sa personal dahil ang sweet ng smile niya, tapos ang simple-simple niya, kahit na marami na siyang narating sa buhay, magaling siyang umarte, box office yung mga movie niya, magaling siyang kumanta, marami siyang mga commercial, marami na rin siyang nakatambal na big artista, pero hindi lumaki kayong ulo niya. Kung paano siya nag-start, ganun pa rin siya. Ngayon, until now, hindi nagbago yung ugali niya. At married na rin po siya ngayon, di ba? With Mateo Godicelli. Siguro naka-base siya ngayon sa Cebu po with her husband po. So, pang-walo is Miss Nadine Lustre po. Nakita ko na po si Nadine Lustre sa personal. Nag-show po siya sa Robinson's Manila po. With James Reid po. Kumakanta sila. Si Nadine ay merong uniqueness po. Parang unique siya sa lahat ng forma niya, sa lahat ng makeup niya. Parang nakikita kong unique yung personality niya. Tsaka tahimik siya. Pero marami din siyang talent. Marunong kumanta, marunong sumayaw, marunong ding umarte. And I like her skin color po. Morena. Attractive. So, pang 9 is Maymay Entrata po. I don't know if familiar kayo sa pangalan or sa personality or kakilala niyo yung mukha ni Maymay. I met Maymay po sa Japan po. Nag-concert po siya. Oh, concert ba yun? Or parang Philippine Festival po sa Ueno Park po dito. Yung mami niya po is nasa Japan din. So, marunong siya ng konting Japanese. Talented din siya, marunong kumanta, marunong sumayaw, marunong ding umarte. At funny din po siya. So, last na ba yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last na po yun, no? Pang 10 na si Maymay. Wala na akong nakaligtaan. Yun po. So, next time po, yung vlog ko is about sa Channel 7 po. Kung sino yung gusto kong mga artista doon. Na female po, female celebrity. Kayo din po siguro kanya-kanya po yung mga iniidolo nyo, 'di ba? Yun po. Support lang sa mga idol natin and hopefully gumawa pa sila ng mga movie or teleserye para may masubaybayan po tayo. So guys, mag-iingat po kayo palagi. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa channel ko, please do subscribe na po. Libre lang pong mag-subscribe. Ingat po palagi and God bless all of you. Bye-bye. Take care.